Okay, so good day. Ito po yung ticket purchasing system. So mayroon tayong tatlong user level. Cashier, the manager, and then the owner. So sa cashier mayroon akong dalawang account na create. Si cashier 1. Ayan, at si cashier 2. Okay, so meron tayong transaction number at meron tayong sequence number. Sequence number kung ilan na yung ticket na ang nirelease ng system. So, set printer. So, dito po natin i-set kung anong thermal printer yung gagamitin natin. And then, pwede rin maka-change ng password yung may-ari ng account na ito. So, like for example, may pumili ng ticket. So, ganoon natin yung page ng ticket. Then, yes lang natin. So, sequence number 2. Tapos, example, mayroong 5 bumili ng ticket. Tapos, bayaran niyang 1,000. So, mayroon niyang yung, makita yung change niya, 500. Ayan. So, sequence number 7. So, meaning, may 6 na na ticket ang na-release. Okay. Ayan pa siya. And then, meron tayong ticket privilege. So, sa ticket privilege, ilagin lang ni manager yung account niya. So, once na-confirm na po siya, so, pwede na siyang magbigay ng ticket. Ayan. Like, for example, may bibigyan siyang 2 si manager. Ayan. And then, balik sa dati yung price ng ticket. So, after nagbigay siya ng privilege. Ayan. So, sa daily sales, makikita po natin dito yung sales niya under kay cashier 1. So, meron siyang 1, 5, 1, 2 at 1. Okay, so ang total na cash kay cashier 1 is 800. So since yung 2 is privilege, no, ticket privilege. So makita po natin dito na ka-highlight siya. Color pula. So lahat ng color pula yun po yung mga ticket privilege. So try natin to log out. And then, lagyan natin si cashier 2. So, si cashier 2, if ever mag-change ng cashier. So, ayan. So, naka-filter po siya. So, makita lang natin dito is yung transaction under kay cashier 2. And then, makita natin yung sequence number o ilan na ticket na nabigay sa araw na ito. Para ma-monitor ng may-ari kung ilan ticket yung na-release niya. So, since sequence number 11, meaning may 10 ticket na ang na-release. So, try natin to. Set natin. Ayan. So, F1 tayo. Ayan. So, makita po natin yung total transaction niya or sales transaction ni cashier 2. Okay. And then, nag-out tayo. So, try natin to log in si manager. So, sa manager, makikita po natin yung dashboard niya. Ayan. So, ito po yung weekly sales nila. Ayan. So, daily sales 1-4. So, yan po yung 1-4. And then, daily sales average niya is 4,400. So, from the beginning. So, daily ticket na release niya 16. And then, total tickets na na-release niya from the beginning this tour, 157. Okay, so, automatic nag-adjust siya. Ito. Then, pwede po rin natin masit yung
apit sa nila. For example, lagay natin zone 1. So, ayan. And then, pag yung sales niya ay naabot ng 15,000, so since 12,000 lang ito, automatic mag-adjust siya. Okay, so try natin. Try natin, try natin magbinta ng maraming ticket. Cashier 1. Ayan. So, 5. Thousand kulang pa 20 tickets. Six thousand. Ayan, so 11,200 plus yung kay cashier 1. So, na 600. Yata yun. Na, writing lang sa cashier 1. I mean, cashier 2. So, meron siya 600, tama. So, ito, process pa tayo dito. Ayan. So, nag-add natin. Lagyan natin si accounting manager. So, ayan. Automatic po siya nag-adjust ng value. So, depende po siya sa sales. Daily sales niya. So, ayan po, pag lagyan natin ng June 1, so, pwede rin siya, na-filter niya yung daily sales niya. Ayan. Meron tayong records, makita natin sales record, the sequence number. So, ayan po yung sa lahat ng, so, 13,800. Ayan. Okay, cashier 1, so, meron tayong 11,200. Cashier 2, meron tayong 2,600. Sa araw nito. And then, printable po siya. So, depende kung ano yung naka-select dun na account. So, pwede po natin siyang i-print by all or by cashier. So, ayan siya. Ayan po yung total sales ng 2,200. Or by all. So, natin siya. Ayan po. 13,800. Makikita po natin. So, meron tayong limang page. Ayan. So, run day. Makikita po siya. Pizza. Araw ngayon. Tapos, oras. Page number. Ayan. And then, meron rin tayong by transaction number. So, makikita natin yung per transaction. So, kanina is by sequence number yun ng ticket. So, ito by transaction number. So, cashier 1, then cashier 2, then all cashier. So, printable pa rin siya. Ayan, kita rin natin. So, sa monthly transaction, so makita po natin yung summary niya. Sa August 5, mayroong 140 tickets na release ngayong araw na ito. July 30, mayroon 116 tickets. July 27, mayroon 25 tickets. So, nandiyan yung total sales amount niya. Ayan. Tapos, ticket price. So, si manager, pwede siya lang yung makapagbago ng ticket price. So, business information, pwede tayong makaad ng business information. Then, meron rin tayong sync data to cloud. So,
since yung may-ari is malayo, so pwede po i-sync ni manager yung daily sales niya para makita ng owner. So, try natin. Owner. Ayan. So, ito po yung makita natin sa local connection. Pero pag online connection ang gagamitin natin, ayan, connection business for established online connection. So, makita lang natin yung available is. So far sa ngayon wala kasi wala pa tayong na-upload. So, try natin. So, meron na tayong upload sa July 27, 2018. Okay. So, local connection, kung yung may-ari is magla-login lang sa location kung saan naka-install yung system na nandun rin yung client or cashier. So, online connection kung malayo yung may-ari. So, i-upload lang ni manager. So, try natin pag-upload ng transaction. I forgot to change the connection. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayan. So, like for example, August 5, ito po yung transaction natin ngayon. So, i-sync po natin siya. Ayan. So, automatic lahat ng data niya, i-submit niya online. So, medyo matagal-tagal kasi nagbe-base siya sa connection, sa internet connection. Ayan. Kasi marami rin yung transaction natin. Ayan. So, data successfully sent to cloud. Okay. So, try natin to log out. Login natin si accounting owner. 1, 2, 3, 4. Ayan po. So, pag local connection, nakikita natin yung ito, by default local connection. Ayan siya. So, kung anong connection ang gagamitin natin, so, yun rin yung connection, I mean, data na makikita natin. So, example online connection ang gagamitin natin. So, sa dashboard, ayan, meron na yung 13,800 na na-upload natin online. So, connection natin na ito is online. So, sa record, ayan, so makikita rin natin yung record. So, medyo lag siya. Ayan. Ito rin yun. Ayan. So, yung color pula yun yung ticket privilege. So far, ayan po siya. Okay, balik tayo sa local connection. So, example, pag tingin ni manager sa online connection, ni owner sa online connection na wala pa nag-submit si manager ng pinisales nila. So, pwede niya tawagan tapos i-upload yung daily sales para at least ma-monitor ni cashier yung, ni owner yung record nila. So, like for example, July 30. So, try natin upload sa July 30. July 30. Ayan. So, baka kasi wala ng mga record. Ayan, July 30. So, sync natin online. So, tayin natin hanggang matapos. Medyo may na kasi yung connection natin. Ayan. So, lagyan natin si owner.
Okay, so meron na yung record niya. So, online connection na yung ginamit natin. Ayan. Okay, so ito po yung ticket coaching system na ginawa namin. Okay, thank you for watching.